Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunod. Everyone, magandang araw po sa lahat ng taga-subaybay ng Abot Kamay na Pangarap at welcome po sa aking channel Jess 23. At ito na nga po ang kaganapan ngayon sa Abot Kamay na Pangarap. Dinalaw nga nitong si Sue itong si Dax sa kanyang kwarto at sabi pa nga nitong si Dax na nagkakagusto na daw itong si Sue sa kanya at ayaw lang nitong sabihin itong si Sue at ayaw lang din daw aminin itong si Sue na may gusto na nga siya dito kay Dax. Ang hindi alam ni Dax ay ginagamit lamang siya nitong si Sue para makalabas sa kulungan itong kanyang inang si Moira at para gamitin niya nga itong si Dax para hindi na magtistigo para idiin nga sa krimeng ginawa itong si Moira. At sabi pa nga nitong si Sue dito kay Dax na paano daw siya magkakagusto dito kay Dax ipapakulong niya itong si Moira na ina nga nitong si Sue. At sabi naman itong si Dax kung iyon lang daw ba ang kailangan niyang gawin ay hindi niya na ididiinit sa kaso itong si Moira para magkagusto sana sa kanya itong si Zoe. At samantala itong si Dr. RG Tanyag naman at si Giselle ay nag-uusap nga at sabi pa nga nitong si Giselle na tutulungan niya daw kumuha ng bodyguard itong si Lynette para daw sa kaligtasan nito. At sabi pa nga nitong si Dr. Hindi naman daw Tanyag na hindi niya daw kailangan dahil daw napaka-busy daw nitong si Giselle at asikasuhin na lamang daw ni Giselle itong Apex dahil daw nga ay nag-resign na nga itong si Eric na isa sa mga naging party ng Apex. At sabi pa nga nitong si Giselle na sayang nga lang daw dahil daw maganda naman daw ang performance itong si Eric at nag-resign lamang ito. Ngunit sabi pa nga nitong si Dr. RG Tanyag na naghindi siya at wala siyang tiwala nga dito kay Eric dahil nga daw ay iba daw nga ang kutob nitong si RG Tanyag na hindi talaga panatag ang kanyang loob dito kay Eric at wala siyang tiwala. Samantala itong ang si Eric ay pumunta na nga sa kulungan at kinausap nga itong si Moira at sabi pa nga nitong si Eric na magsasabuatan silang dalawa at gusto nung pabagsakin nga nitong si Eric ang mga ang Apex para daw makaganti siya sa mga ginawa ng mga Tanyag sa kanilang mag-amang si Justin. At sabi naman itong si Moira ay hindi daw nagkamali ng nilapitang tao itong si Eric dahil daw nga hindi lang daw paghihiganti at pagpapabagsak sa mga tanyag ang gagawin itong si Moira kundi magiging devastated daw ito. So ito nga guys ang pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap at maraming salamat po sa pagtutok at pagsuporta sa aking channel and abangan nyo na lamang po ang susunod na kabanata ng ating Abot Kamay na Pangarap. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat, God bless us all po, bye bye.